Naku mga kapuso, mainit na usap-usapan ang nangyaring brownout sa NAIA kung saan maraming pasahero ang apektado dahil sa nakanselang flights. Ngayong travel season pa naman, ano nga ba ang mga karapatan ng mga pasahero sa mga ganitong pagkakataon? Alamin natin yan kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning po sa inyo, Attorney Gabby. Good morning din, Maris. Good morning sa lahat ng nanonood po sa atin ngayong umaga. Alright, Attorney. Marami po kasi bumabiyahe ngayon kung sakaling may mga ganitong aberyang mangyari gaya ng brownout na naging dahilan ng pagka-delay o kansela ng flight. Ano po ba ang mga karapatan ng mga pasahero? Well, sa ilalim ng Joint DOTC-DTI Admin Order No. 1 or otherwise known as the Air Passenger Bill of Rights, iba-iba ang karapatan ng pasahero kung ang flight ay madelay o makansela. So, kunwari, pag madelay, halimbawa, whether or not kasalanan ng airline by 3 hours ang delay, dapat may food or refreshments na binibigay ang airline. Parang walang ganyan ah. Well, hindi naman sinabi kung anong refreshments. Basta tubig, siguro qualify. Buti kung meron. Ganun din kung yung tarmac delay naman na tinatawag of at least 2 hours. Ibig sabihin, pag tarmac delay, yung pasahero nag-iintay na sa loob ng pinoplano pero hindi pa umaalis. Okay. If the delay reaches 3 hours, dapat pababain na yung mga pasahero. Okay. Kung makansela naman ang flight at hindi naman kasalanan ng airline, halimbawa may typhoon, may bomb scare, or may power outage halimbawa, maaaring ma-refund ang ticket. Kung ma-refund yung ticket. Kung kasalanan naman ito ng airline, maaaring may hotel accommodation kung nasa airport na ang pasahero at matagal pa ang pag-resume ng flight, reimbursement ng pamasahe kung hindi na itutuloy ng pasahero ang flight, or i-endorse ang pasahero sa ibang airline nang walang extra na bayad. Although subject, of course, to availability dito, or i-rebook nila to the next flight without additional charge. Siyempre, kasi hindi nga kasalanan nung pasahero. Alright. Ano po ang maaaring kaharapin ng pamunuan kung sakaling mapatunayan na may nangyaring kapabayaan na nagdulot ng insidenteng ito na nakapekto sa mga napakaraming mga pasahero? Well, pamunuan as in airport? Well, airport. Yung airport authorities natin, well, I would think hindi naman natin makakasuhan yung pamahalaan, di ba? That's the general rule. Yes, and of course, okay. the airport is run by the government. But of course, administratively, yung particular na mga tao o yung mga tao na naging pabaya ay maaaring managot para dito, as in, of course, the usual administrative liabilities, masuspinde, matanggal sa trabaho, depende sa mga pangyayari. Pero nga yung nabanggit mo kanina, kuminsan, parang hindi naman nasusunod yung pag-aalaga sa mga pasahero exactly. In case of delay. Kasi actually, napakaliit ng penalty in case they don't follow it. So sabi siguro nila, i-report na lang kami. Anyway, baka yun, mas malaki yung babayaran kung mag-serve sila ng refreshment sa daan-daang tao kesa dun sa or yung hotel, penalty. Yung accommodation, di ba? Nako. Pero hindi naman lahat, madami namang generous na airline. Baka dapat repasuhin na yung batas na yan. Kasi lalo na ngayon, dami-dami nagiging aberya sa airport. Correct. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby, sa ibinahagi niyo po sa aming impormasyon at sa napakalinaw na explanation na yan. And of course, Happy Hump Day, Attorney! Shai, Kaloy!